pawis. Mga magulang, hapat po ba ninyo ang magandang kinabukasan naming mga kabataan? Pero bakit napakaraming mga kabataan ang di nakapag-aral? Bakit halos sa kanyang iba natutulog? Bakit napakaraming mga bata ang natatrabaho sa murang edad pa lamang? Obligasyon po ito ng ating pamalaan. Ngunit, ginagampanan po ba ito ng gobyernong Aquino? Di po ba hindi? Di po ba walang ginawa ang pamahalaan dahil tangi pa person, dahil tangi sariling interes na mga kanilang kinabalahan? Part parang scam, DAP at PIDAP o pagyustay sa kaban ng bayan. Pataas ang presyo ng kuryente, bigas, pamasahe, gasolina, at ang nakakatakot at anday mamamayang panuka ng cha-cha o charity change. Extension ng CARP o CARPER. Lupa, ang pangunahing problema sa ating bansa. Agrikultura, ang pangunahing kinabubuhay ng mamamayang Pilipino. Ngunit, 15 presidente na po ang nagdaan at 11 batas na po ang nagawa para sa reformang agraryo at ang panghuli ay ang huwag na CARP. Pero patuloy ang kawalan ng lupa sa mga magsasaka hanggang ngayon. FPO, GLOA, at meron pang tambay ng land reform. Ito po ay dahil sa Juan de Carper. Ang pinakamahaba, pinakamagastos, pinakamalupit, at pinakamadugong reforma sa lupa sa kasaysayan. Ang inutil na Carper ay balak ituloy upang ipagpatuloy ang pagkait sa mga magsasaka at mga nagawang bukit sa kanilang karapatang magbungkal, karapatang magboy at karapatang pagtao. Talamak po ang pananakot at militarisasyon sa kalayunan upang palalain ang pang-aaposo at pang-aagaw ng lupa. Si Pinoy ay kinatawang ng naghahari-uri. Si Pinoy ay pork barrel king at pahirap sa taong bayang. Gobyernong Aquino, tama na po ang panlulok at pagkukunwari sa taong bayan. Tama na ang ilusyon sa matuwidan at pagbabago. Panahon na para ilibing ang Juan de Carper at isabatas ang genuine agrarian reform bill. Tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon ang may perspektibang sosyalista para sa tunay na pagbabago. Kaya mga magulang, kung hindi, kaya kasalanan po sa inyo ang kinabukasan naming mga kabataan. Kung hindi po kayo kikilos ngayon, kailan pa? Kung hindi po kayo magtatanggol sa amin, sino pa? Katulad nga po ng sinabi ni Gat Andres Bonifacio, hindi tayo makakaligtas sa kaligtan kundi daraanin sa pakikibaka. Usigan ang mga mandarap po. Itaboyan ang makabayan at demokratikong nilang nais ng sambayan ng Pilipino. Isulat!